Pumanaw na ang aktor at mang-aawit na si Romano Vasquez. Ating balikan ang kanyang naging buhay at tagumpay sa loob at labas ng showbiz. The Philippines Showbiz List presents Life Story of Romano Vasquez. Ang pagsisimula sa mundo ng showbiz. Si Romano Vasquez o Romanito Romano Anak Candila sa tunay na buhay ay ipinanganak noong October 31, 1970. Naging aktor siya sa pelikula at telebisyon at isang singer-entertainer. Naging alaga rin siya ng batikang direktor na si Mario J. De Los Reyes. Dahil sa taglay na kagwapuhan ay nakilala si Romano bilang matinee idol noong 90s. Nagsimula siya bilang stage actor bago pumasok sa mundo ng showbiz. Si Romano ay sumikat bilang isa sa mga miyembro ng That's Entertainment, ang dating youth-oriented variety show ni Master Showman Herman Moreno sa GMA 7. Noong 1997, sumari siya sa bandang Kwamo, ang nagpasikat ng kantang Sumpa Ko. Ito ang Tagalog version ng I Swear ng All for One. Kabilang din si Romano sa Regal Babies sa ilalim ng pamamahala ng film producer na si Mother Lily Monteverde. Isa sa agaw-pansing teen movies si Romano ay ang First Time Like a Virgin at Teacher's Enemy No. 1. Kabilang pa sa iilang pelikulang tinampukan ni Romano ay ang Noel Huico 16 at Batang Kriminal noong 1991. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, pag-amin ni Romano na nagkaroon siya ng problemang finansyal, kaya napilitan siyang sumabak sa pagpapasexy sa iilang roles niya sa pelikula. Ang pelikulang Ma'am, Turuan Mo Ako noong 1998, ang pagsisimula ng karera ni Romano sa larangan ng pagpapasexy. Ginawa rin niya ang Alipin ng Aliw, Hiram, Night Job, Astig, Mainit, Sex Venture at Pikit Mata. Ang pagsubok sa buhay ni Romano. Hindi naglaon ay umalis si Romano sa mundo ng showbiz at lumipad papuntang Japan kung saan nagtrabaho siya bilang isang male host. Matapos ang 6 na buwan na pananatili sa Japan, ay bumalik siya sa Pilipinas na may dalang 1.5 million pesos na naipon niya sa pagtatrabaho at nangarap na maitayo na niya ang kanyang dream house. Sa kanyang pansamantalang pagkawala sa show business, nakalimutan siya at hindi niya alam kung paano magsisimula, kaya sa kasamaang palad na waldas ni Romano ang kanyang pinaghirapang pera. Hindi naging maganda ang epekto ng pagkawala ng trabaho ni Romano sa showbiz. Nanirahan at sumama siya sa mga taong akala niyang makakatulong sa kanya. Mga taong akala niya ay mahahanap niya ang tunay na pagmamahal. Ngunit sa halip na makabangon ay nalulung siya sa masamang bisyo at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa isang panayam, ibinahagi ni Romano ang kwento ng kanyang buhay. Anya, doon ko rin na-realize na isang letra lang pala ang pagkakaiba ng tao at ng tae. Pag walang-wala ka na pala sa buhay na ito, hindi na tao ang tingin sa'yo. Hindi nagtagal ay umalis si Romano sa piling ng mga taong inaakala niyang kaibigan at mas pinili ang maging palaboy kesa makasama sila. Gusto niyang magsimula ulit. Nanirahan siya sa lansangan hanggang sa isang araw ay may isang babaeng nakakakilala sa kanya at tinulungan siya. Ang babaeng ito ay si Lina Gakula. Pinatira si Romano sa bahay nito at tumanggap ng iba't ibang trabaho. Naging electrician, mason at construction worker si Romano. Naging maayos ang takbo ng buhay niya at unti-unti nang nakakabalik mula sa bangungot ng kanyang nakaraan. Ngunit sadyang may mga gawain na hindi basta-bastang nabibitawan. Muling bumalik sa pagdodroga si Romano, dahilan upang mapaalis siya sa bahay ng mga umampon sa kanya. Doon na nagdesisyon si Romano na kontakin ang kanyang ama dahil sa wala na siyang ibang mapuntahan. Pag-amin ng aktor ay iniiwasan din siya ng kanyang pamilya dahil na rin sa kanyang bisyo na droga. Sa kabila nito, tinanggap siyang muli ng kanyang pamilya at ang pagmamahal na hinahanap ni Romano ay babagsak lang din pala sa kanyang pamilya. Hindi siya pinabayaan ng mga ito. Pinasok siya ng kanyang ama sa drug rehabilitation at naging maganda ang kinalabasan nito. At ito ang nagbigay rason para sa kanya na magsimula ulit.
Sa isang interview sa singer-actor, sinusuportahan nito ang isinagawang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilegal na droga. Alam kasi niya ang masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot dahil dati siyang nalulong dito noon. Ngunit hindi siya pabor sa pagsasapubliko ng mga pangalan ng celebrity sa sangkot dito. Nilinaw niya na ang taong gumagamit ng droga ay may mga pangarap din sa buhay at pati ang mga pamilya nito ay madadamay at labis na maaapektuhan. Maaari daw munang kausapin ang mga ito at ilagay sa rehab center. Dahil tulad nila, nilagay din siya sa ganong sitwasyon at nabigyan ng ikalawang pagkakataong magbago. Willing din daw siyang magsilbing inspirational speaker kung iimbitahan siya para magsalita sa harap ng mga taong sumasailalim sa rehab. Handa raw siyang ibahagi ang kanyang mga pinagdaanan upang kumbinsihin ang mga taong ito na iwasan na ang droga at magbagong buhay. Bagong buhay. Hindi na wala lang tiwala sa Diyos si Romano. Humingi siya ng himalang magbibigay ng panibagong simula at pag-asa para sa kanya at dumating ito sa katauhan ni Alma, isang single mother at modelo sa club. Taong 2001 nang makilala ni Romano si Alma Panuela Dila o Lenlen na kanyang naging asawa. Ang dalawa ay nagkakilala sa isang bar sa Manila. Inalok siya nito ng trabaho bilang singer-entertainer sa isang sikat na gay bar. Mula noon, nagkasama na ang dalawa na kalaunan ay bumuo ng pamilya. Praktikal silang dalawa pagdating sa buhay at pag-ibig. Kaya nang magkaroon sila ng oportunidad na magtrabaho sa Japan, sinunggaban nila ito. Sa panahon namang naiwan si Romano sa Pilipinas, siya ang naging tagapag-alaga sa anak ni Alma. Naging sandigan nila ang isa't isa at kahit pansamantala man silang nagkakahiwalay, napanatili nilang buo ang pamilya at matibay ang kanilang wagas na pag-ibig. Pagbabahagi ni Romano, ang buhay ko bago ko makilala si Alma ay maihahambing sa isang kotseng pundido ang headlights. Gustong tumakbo, gustong umandar, umaandar naman pero hindi alam kung saan pupunta dahil madilim yung dadaanan. Tuluyang nagbago ang kanyang buhay nang ipanganak ang kanilang panganay. Ito ang isa sa kanyang naging inspirasyon. Mula noon nangarap si Romano ng magandang buhay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Nagsimulang magtrabaho si Romano sa isang networking company kung saan dalubhasa sa food cart business at iba pa na may kinalaman sa produktong pangkalusugan. Bilang aktibong miyembro, nakatanggap siya ng travel incentives mula sa kumpanya at nakapag-travel sa iba't ibang bansa gaya ng Singapore, Thailand at South Korea. Marami din ang nagsasabi kay Romano na natutuwa ang mga ito sa tagumpay niya dahil taong grasa lang siya dati, ngayon ang sasakyan niya ay Ford Mustang muscle sports car. Dahil sa kanyang mga pinagdaan ng hirap at tagumpay, isa si Romano sa most in-demand motivational speaker ng kanilang kumpanya. Ang pagbabalik sa mundo ng showbiz. Naging bukas sa publiko ang mga pinagdaanan ni Romano sa kanyang personal na buhay at sa kanyang career. Katunayan na ipalabas pa ang love story nila ng asawang si Alma sa wagas ng GMA News TV. Ilang taon na ang nakakaraan. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pagnenegosyo, ay inamin ng singer-actor na namimiss niya ang show business. Umaasa si Romano na mabibigyan ng second chance sa showbiz matapos siyang malugmok sa illegal na drug. Noon. At noong 2016, muling nagbalik sa showbiz si Romano matapos ang ilang taon na pagkawala sa industriya at pagdaan sa matinding pagsubok sa buhay. Malaki ang pasasalamat ni Romano sa kanyang manager na si Mario J. De Los Reyes sa pagbibigay ng second chance sa kanya sa pamamagitan ng pag-produce ng album. Sinimulan niya ang paglabas ng kanyang album na pinuduce ng Productions 56 Incorporated na pinamumunuan ng kanyang manager at nilabas naman ng Bell House Entertainment. Naglabas din siya ng solo album na may pamagat na Chicken Adobo na ginawa at kinompose ni Mandy Ferrer. Ang album ay naglalaman ng 5 tracks. Kasama nito ay ang awiting Hindi na Mawawalay, Paano Ko Kayo Mapapaligayang Lahat, Muli at Muli, Ito Ang Nararamdaman Ko, at ang Chicken Adobo.
sa pagpopromote ni Romano ng kanyang album at pagbabalik sa industriya ng showbiz, hindi umano siya na-offense sa kung ano ang maging komento ng mga tao sa kanya. Anya, ang maganda doon, ang tawag sa kanya ay dating adik. Ayon pa sa aktor, kung babalikan, may katuturan pala lahat na nangyari sa kanya. Lahat yon hindi na sayang sapagkat wala siya sa kinalalagyan niya ngayon kung hindi niya naranasan ang mga ganong pagsubok sa buhay. Dahil ito ang nagpatatag sa kanya at maging inspirasyon sa mga nangangailangan. Ang pamamaalam. Ngunit isang masamang balita ang gumulat sa mundo ng showbiz at sa mga kaibigan at kapamilya ng singer-actor na si Romano Vasquez. Ito'y matapos kumpirmahin na kanyang misis na si Alma sa pep.ph ang biglaang pagpanaw ng kanyang mister lagpas alas 6 ng gabi, Linggo, January 23, 2022, sa kanilang bahay sa Cavite City sa edad na 51 years old. Wala namang inilabas sa detalye ang pamilya ng aktor sa dahilan ng pagpanaw nito. Nakiusap din ang pamilya ni Romano na respetuhin ang kanilang pagdadalamhati at humingi rin sila ng dasal para sa kaluluwa ng yumaong aktor. Bukod sa kanyang asawa, naulila rin ni Romano ang kanilang apat na anak, si Angelique Kate, 22 years old, Albert, 16, Sky, 15, at Raven, 8 years old. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga tagahanga ng aktor sa biglaang pagkawala nito. Nakaburol ang mga labi ni Romano sa Imperial Crown Funeral Service na matatagpuan sa Barangay de Ocampo, Tres Martires City, Cavite. Rest in peace, Romano Vasquez. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!